IdeaSpace is the multi-industry incubator accelerator that the MVP group has put up. You know, the different MVP companies, you know, we're in different businesses, different industries. We put our money and our expertise and our business networks together to support this foundation. Now, what this foundation does, it helps startups, people who are putting up these new companies, to push their ideas into actual fruition, you know, make real businesses out of them. Now, this is a real great addition for Sweep, because in the past, you know, we've been running innovation contests and giving out innovation awards. But you know, what tends to happen is that the ideas just stop there. They just remain ideas, concepts, prototypes. But with IdeaSpace in the picture, there is now an opportunity to translate, to bring these ideas, these concepts, these prototypes, make them real products, real services that can be the stuff, the core of new businesses that these young people can put up. That's really cool. Instead na ako lang mag-isip, nagtatanong ako sa mga tao-tao, ano bang kailangan nila? So, yun, isa yun sa, yung itong idea na to, actually, galing to sa best friend ko. Siya yung nagsabi na, gusto ko, pag nasa pila ako, i-text na lang ako para hindi na ako maghihintay doon, sabi niya. So, pinapost ko yun sa team namin. So, yung queuing solution namin, it enables them to actually leave the premises, tapos they can do whatever they want. Kumbaga, kung nasa mall sila, they could, you know, do some groceries, or they could do some errands, or they could meet with a friend in a nearby coffee shop. So it's giving them more control of how they spend their waiting time. And come the time kung malapit na yung transaction number nila, they would receive a text message informing them na malapit na yung turn nila. So they could go back. Although we were focused on ano, on researching kung ano paano i-implement yung design, yung project. We also had fun. I think that's the most important thing naman, di ba? Overnights. We spend lots of times together. Well, of course, since it's the startup, our initial focus is in the Philippines. But given that the problem we're trying to solve also exists in other countries, we're actually hoping maybe 5 years or 10 years down the road, we'll be able to get there. Nangyari kasi yun nung nagpunta kami sa isang massage spa. Yung sa massage spa na yun, yung mga nagmamasahe is mga blind people. May babaeng nakaupo dun sa sulok. So, nakita namin, ano, ganun siya sa phone niya. Tapos nung ino-observe namin, nalaman namin na may message pala siya na na-receive. Pinapakinggan niya yung message na yun 4 to 5 times niyang inulit-ulit bago niya maintindihan yung buong message. So, nung From doon, parang nagkatinginan kami tatlo. Tapos sabi namin, wala bang phone na for them lang? Kasi eksakto, ano, design project din namin. Naghahanap din kami ng idea para doon. Hindi lang yung nakapapasa kami sa design namin, sa subject, kundi in the future, parang makakatulong pa kami. Yung device po namin, at first, naka-initial po siya sa pag-detect ng obstacle. And then, kung gusto po ng user na mag-text, ito lang pong button na ito yung pipindutin. Yan. Tapos, pag narinig na po yung sounds na yon, pwede na po siyang mag-type. Pinali. As you can see, kung nakikita, maangat po yung mga braille character. Binago niya po talaga yung, hindi lang po yung buhay namin, pati yung buhay rin po nung magagamitan yung pagka na-develop na po itong... Yun po. Pangarap po namin syempre na ma-produce siya, tapos makita yung mga blind na meron na silang sarili po na para sa kanila lang. Parang ngayon po, we're living the dream na kasi... Parang dati normal-normal ka, tapos ngayon, pag nalaman nila, Sweep winner ka pala, wow, galing mo naman! Yung Pasa Goods was a... donation platform where donors and parang mga charity organizers, like mga organizations, it's a place where they could meet. Yung theme nun was disaster preparedness. 2010, we launched a beta version, di ba? Nakamagkano nga tayo nun? Around 10,000 pesos for the different organizations. So, we were able to give it to them. We are just using the existing Pasa Goods platform and we're porting it into a more
sabi natin sustainable market, which are big events, races, fun runs, triathlon events. So, nagsisimula pa lang kami, hindi namin alam kung paano namin i-approach yung mga supposedly investors. So yung one goal namin is actually to deploy successfully, tapos gusto namin masabi na kami yung gumawa nito. Proud to be Pinoy, na may Pinoy group na or company na nakapag-launch ng ganito, na kaya mag-cater to the Filipinos. You want to be a game changer. Malaking impact ng Sweep kasi napamahal na nga siya sa amin actually. Yeah. Hanggang ngayon, kami naman ni Daniel yung nagme-mentor sa current Sweep. So we believe in the idea of Sweep, kung ano yung gusto niyang ma-achieve. It's not just about a competition, but it's about readying the students in becoming entrepreneurs. Parang kami na-instill na din sa sarili namin na ano yung magagawa namin for our fellow Filipinos. So kaya malaki impact talaga ng Sweep.